Ideyang Pinoy TV. O mga ka-Ideyang Pinoy, sikreto lang po natin ito ha. Isa po tayo sa unang gagamit ng CRB powder para gawing ube ice cream candy. Ito pong gagamitin nating powder na to ay ginagamit po sa paggawa ng ube cake, ube jam, ube filling at marami pa pong iba. So ngayon, simulan na po natin. Ideyang Pinoy TV. Unahin na po nating i-ready yung ating tubig. So sa pagkakataong ito po ay 13 liters po na tubig ang gagamitin natin. Isalap po natin sa kalan at intayin po natin itong kumulo. Habang iniintay po natin kumulo in tubig ay igayak na po natin yung mga gagamitin natin. Kailangan po natin ng cornstarch, asukal na puti at yung ating ube powder. So ang gagawin lang po natin muna ay paghaluin po natin yung asukal na puti at yung ating ube powder. So ayan, haluin lang po natin mabuti hanggang sa mag-mix po ito ng mabuti. Pag nahalo na pong mabuti, ay isunod na po natin yung ating cornstarch. So ito pong cornstarch ay 3 cups po ito. At i-dissolve po natin ito sa isa at kalahating cup ng tubig. Ayan, so haluin nyo lang po mabuti hanggang sa madissolve po ito ng maayos. Pag ready na po itong ating cornstarch at kumukulo na po yung tubig, ay unahin na po natin ilagay yung ating pinaghalong asukal na puti at yung ating ube powder. Ayan, haluin po natin mabuti at isunod na po natin kaagad yung ating pinunaw na cornstarch. Dahan-dahan lang po ang paglalagay. Hindi na po natin kailangang gumamit ng food color kasi ubing-ubi na po siya talaga. Pagkalagay po natin ng cornstarch ay hayaan lang po muna natin itong maluto ng hanggang 10 minuto. At pag lumamig na ay ito po yung mga gagamitin natin. Kailangan po natin ng Nestle cream at 2 Delis condensata. So kung mapapansin nyo po medyo may namuunang konti dito sa ibabaw pero wala pong problema yun. So ilagay lang po natin yung 2 condensata. Dito po sa video, kailangan ko lang pong bilisan pero isimutin ko po yan mamaya. At yung ating Nestle cream. Siyempre, sisimutin nyo rin pong mabuti. Yan, pag nailagay nyo na po, ay hahaluin lang po natin itong... At pagkahalo po natin mabuti, ay ready na po itong irepa. Ideyang Pinoy TV. Mag-i-start na po tayo mag-repa. So ito po ay irerepa ko ng medyo mainit pa. Kasi pag natapos ko naman po itong irepa ay malamig na po siya. So ready ko na po siyang ilagay sa freezer. Ang gagamitin ko pong measuring cup ay 1/4 cup. So yun po yung sukat niya mga ka-Ideyang Pinoy ha. Tapos sa plastic po ang gagamitin ko ay 1.5 by 10. So gaya po ng sinabi ko, iyan po ay ating standard size na po. So simulan na po natin. So ito, hindi na po natin kailangan ng food color kasi talagang ubing-ubi na po siya. O, diba? Kung makikita nyo lang po ito sa personal, kung kayo na po yung gagawa mga ka-Ideyang Pinoy, ay talaga naman pong parang ubing halaya po yung nakalagay po dito sa ating ice candy. Ayan, so mga ka-Ideyang Pinoy, ito na po ang ating ube ice cream candy. So ngayon, irerepa ko na po muna ito mga ka-Ideyang Pinoy. Uy, o diba mga ka-Ideyang Pinoy, napakarami po nating nagawa, no? So ngayon, bilangin na po natin. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 22, 122, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 122 plus 122, 244 pieces, mga ka-ID yung Pinoy. O diba, napakarami nating nagawa. So ngayon, ito na po yung mga nagastos po natin. 13 liters na tubig, presyohan po natin ng 35 pesos. 2 kilong white sugar, ito po ay 68 pesos ang isa, so 136 po yung dalawa. 2 390 grams na Delis condensada, isa po ay 31 pesos, so 62 pesos po yung dalawa. Isang 250 ml na Nestle cream, ito po ay 58.5. Kalahating kilo ng CRV ube powder, ito po ay 220 pesos. 3 cups ng cornstarch, 450 po per cup, so 13.5 po yung tatlo. Yung plastic po na ginamit natin, ang size po ay 1.5 by 10, 8 pesos po ang isang pack. But since 244 pieces po yung nagamit po natin, so presyohan po natin ito ng 20 pesos, bali 2 at kalahati. Electric cost 50 pesos, gasol 20 pesos, labor 50 pesos. So ang total po na nagastos natin ay 665 pesos, mga ka-ID yung Pinoy. Medyo lumaki po yung ating gastusin. So dahil nga po yan sa ginamit po nating CRB ube powder, mga ka-ID yung Pinoy. Ito pong ginamit po nating powder na to ay mabibili po natin sa mga baking supplier. Kung meron pong malapit sa inyo na nabibilhan ng mga gamit na pang bakery, so try nyo po doon, mga ka-ID yung Pinoy, dahil sila din po ay nagbebenta ng mga ganitong klaseng powder. So kung wala naman po sa kanila, ay pwede naman po kayong bumili sa Lazada or kaya sa Shopee, mga ka-ID yung Pinoy. Ito pong ating ube ice cream candy ay maibebenta po natin ito ng hanggang 10 piso. So yung po ay depende sa inyong location, ano po. So kukumpyutin ko na lang po muna sa 8 pesos, mga ka-ID yung Pinoy. So 8 times 244 pieces, ang kalalabasan po ay 1,952 pesos. O diba, malaking pagbibentahan natin, mga ka-ID yung Pinoy. Tapos iles po natin yung 665 pesos na nagastos po natin, ang kalalabasan po ay 1,287 pesos. O diba, malaki yun, mga ka-ID yung Pinoy, lalo na po. At ito po ay kayang-kaya po natin ubusin ito sa loob lang ng isang araw, mga ka-ID yung Pinoy. Muli, ako po si James Sumacchio. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo naman pong kakalimutan mag-subscribe at paki-turn on na rin po ang notification bell para updated po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng panibagong video. Muli, hanggang sa susunod na ID yung Pinoy TV. ID yung Pinoy TV.